Secretary, may nabanggit si ano no, si wait lang po ang notes. Si Justice Scarpio na may mga non-war options daw po. May mga ano? Non-war, yung mga hindi pagyerang options doon sa arbitral ruling na dapat. Hindi nga pa ginagawa natin yung non-war. Negotiation is one of them. Like yung sinasabi niya, kailangan magkaroon ng freedom of navigation yung ating operations. Magkaroon yung ng ano? Phone officer, freedom of navigation operations yung mga taga-Navy, magkaroon ng mga pagpapatrol doon. Eh dati naman natin ginagawa yan. Dati nga tayong umiikot na, di ba? May mga Coast Guard nga tayo. Dati na natin ginagawa yun. Pero still the best, yung negotiation pa rin, yun pa rin ang number one. Mag-uusap tayo. Sir, follow-up ko lang po yung question ni Ian. I-itemize ko lang, sir, yung mga non-war options na sinabi ni Justice Scarpio. One of his suggestions was to enter into a convention with Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Brunei, which all have conflicting claims sa South China Sea. Another is for the Philippines to file an extended continental shelf claim in the West Philippine Sea beyond yung 200 nautical mile EEZ natin off the coast of Luzon. Another suggestion is to patrol the West Philippine Sea with the 10 multi-role response vessels ng Coast Guard donated by Japan. He's also pushing for encouraging the freedom of navigation and overflight of naval powers like the US, UK, France, Australia, Japan, India, and Canada. He also wants to invite Vietnam, Indonesia, and Brunei to conduct freedom of navigation operations at respective EEZs. And Justice Scarpio is also supporting private sector initiatives to enforce the Arbitral Award. Earlier, you said na we've been doing mga non-war options and that negotiation is still the best. Among dun sa binigay po na suggestion ni Justice Scarpio, ano po yung tingin niyo dun ay posibleng i-considera ng gobyerno? Basta sa ngayon, ang presidente, ang option niya ay yung pinaka mahusay, and that is negotiation, diplomatic negotiations. Wala nang ibang gaganda nun, kasi ang kausap mo nun mismo yung supposed to being kaaway mo. Ayaw mo ngang awayan dahil baka magkaroon ng sigalot na makakadala ng panganib sa ating seguridad at sa buhay ng ating mga kababayan. Yun ang pinaka-the best. Yun namang pag-secure sa ira, dati na natin ginagawa yun. So are we rejecting all of the suggestions outright? Basta yun ang pinaka-mahusay kasi ang presidente and chief architect nga siya ang tumitingin. Presidente, now, kung pagpipilitan ng mga kritiko yung kanilang gusto, eh siguro sa susunod na halalan, tumakbo sila ang presidente. Para pag sila na naging presidente, lahat ng gusto nila, pwede na nilang gawin. Kung sila na rin ang chief architect. Sa ngayon, ang presidente, pinag-aralan na lahat yan. At pinili niya ang pinakamatalino, pinaka-hindi mapanganib na solusyon. At kaya nga nagkaroon nga ng tinatawag na diplomatic relations, idadaan ang lahat na sigalot, lahat ng hindi pagkakanaunawaan ng mga bansa sa pamamagitan ng pag-uusap. At baka sakali sa pamamagitan ng komunikasyon ng dalawang bansa ay magkaroon ng solusyon ang anumang hindi pagkakasunduan. In a follow-up on that question. Ina, please. Sir, because late last month, the President in one of his speeches actually asked kung basically kung merong makakapag-offer daw po sa kanya ng solutions on how to enforce the ruling, the Hague ruling, kung baga bigyan siya. And now we have these actually I think 6 options offered. Are you saying na yung lahat na option matagal nang kinonsider noon pa ni Presidente yan Hindi pa siya presidente Napag-aralan niya na yan. Alam mo, pagtatakbo kang presidente, dapat alam mo na lahat ng gagawin mo. Nakapili na nga siya ito, the best. At nakikita naman ninyo ang nagiging resulta. So there's no more changing the president's mind, no matter how many more possible options are presented to him? Yun na nga ang pinaka magandang option sa kanyang pananaw.